Pinagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po ang bawat isa sa atin pong programang Araw-Araw ay Pagpapala. At naniniwala po tayo that every day God is blessing us. Now, ngayon pong araw na ito ay muli ay makakarinig po tayo ng salita ng Diyos na siya hong magpapala ng ating mga buhay. At naniniwala po ko na habang patuloy po tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ang wika po ng Panginoong Jesus, "If you continue in my word, you shall know the truth and the truth shall set us free." Ngayon pong araw na ito ay hiniling ko po ang bawat isa, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin bago po tayo magsimula. Panginoon, maraming salamat sa umaga ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, especially lahat po ng tagapakinig at masugid naming mga tagasubaybay ng programang ito, Panginoon. I pray that you bless them, Lord. I pray that you shield them with your favor. And Father, ngayon pong araw na ito, dalangin ko po for an open heart upang buong puso po naming matanggap ang iyong banal na salita. Pagpalain niyo ang programang ito and anoint my lips and your word as we invite the presence of your spirit, Lord, today. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ang aking pong ibabahagi ngayon ay pinamagatang kong read the Word of God or simply read the Bible. Bakit po mahalaga ang pagbabasa ng salita ng Diyos? Dito po sa Aklat ng Awit, chapter 1, beginning verse 1 up to 6, ay pinakita po ng Panginoon po sa akin dito ang ilang mga benepisyo ng pagbibigay ng panahon natin sa salita ng Panginoon. Mababasa po natin yan dito, ang blessing o ang buhay na pinagpala ng Diyos. Now, let me read to you verse 1. Sabi po ng Psalms chapter 1, verse 1, "Blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seat of scornful. But his delight is in the law of the Lord. And in his law, he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bring forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper." Okay, so napakaganda po. So, hanggang dyan lang po muna ang gusto ko i-share. But if you want to read the whole chapter, pwede po natin gawin yan. But let me read to you of the blessing of delighting in the law of God. Now, sabi po sa Bible, yung sumulat po ng Psalms chapter 1, verse 1 up to verse 3, na mapalad ang tao. A man is blessed when he chooses to delight in the law of God rather than doing things not pleasing to God. Of course, binanggit po dyan yung way of sinners, the counsel of the ungodly, and the seat of the scornful. All these three are not pleasing in the eyes of God. But the man blessed choose to delight in the word of God. Alam niyo yung salitang delight ay galing po yan sa salitang yung masasabi nating he is happy or nai-enjoy niya ang isang bagay. To delight in the word of God means he is enjoying
meditating or reading the Bible, the Word of God, or the Law of God. Of course, bibihira po ang mga taong talagang excited na nagbabasa. Please, sad to say, iilan o maybe madami na mga Christians especially, na when they start to read the Bible, talagang they enjoy reading the Bible. Yun nga sinabi ni David. David is so delighted in the Word that he even mentioned in the book of Psalms 119 verse 103 na sabi niya, "Your words is sweeter." Sabi niya, napakasarap ang salita mo sa aking mga labi. Para siyang kumakain na isang napakasarap na isang bagay. Of course, this is spiritual food. We are talking about spiritual food, the Word of God. See, once you delight, you are delighted in the Word of God, you will enjoy reading the Bible. Ano po ba yung mga benepisyo? Ano po ba yung mga bagay na maaari nating makuha sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Now, sabi po ni Jesus sa John chapter 6 that His Word is Spirit and His words is life. So unang-una, ang salita ng Diyos ay Spirit. If you want to feel your spiritual life with spiritual nourishment, you have to read the Bible. Because all that is written in the Bible is spirit. Jesus said, "My words are spirit." John chapter 6, verse 63. "And my word is life." The Word of God give us life. In other words, we cannot live without life. As Christian, as believers, bilang po mananampalataya, para po't masustain ang ating spiritual life, we need the Word of God. In fact, in 1 Peter chapter 2, sabi niya, desires spiritual milk. And that is the Word of God. No way na ikailalago pag hindi ka nagbabasa o nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kaya ang taong babad sa salita ng Diyos, yun yung lumalago. In fact, sabi nga dun sa Psalms 1, di ba? "He shall be like a tree planted by the rivers of water. And his fruit," sabi dun, "he produces fruit in season. His leaf shall not wither, and whatever things na ginagawa niya shall prosper." See? And Psalms 119, verse 165, sabi niya, "Great peace have they that love thy law." Great peace have they that love thy law. Psalms 119, verse 165. Matinding kapayapaan na sa kanila'y nararanasan ang mga taong nagmamahal sa kanyang salita. See? Brothers and sisters, only the Word can change us. Your situation may be difficult, but it's only the Word of God that can give us peace. In fact, in John 15 verse 7, sabi ni Jesus, "If you abide in me and my word abide in you, then whatever you shall ask, I will give it to you." The word abide means you found a perfect place where you can have peace, you can have assurance, you can be protected. Brothers and sisters, it is His word. Ang salita ng Diyos, Psalms 105, "I send my word to heal you and to deliver you from all your destruction." Tandaan nyo, yung bunga ng kanyang kagalakan sa salita ng Diyos ay nagbunga
ng magagandang bagay. Of course, sabi sa Bible, whatever he does, prosper. So mga magulang, mga kapatid, let's enjoy listening to the voice of God. Let's enjoy listening or reading, meditating the Word of God. It will make a difference. So ngayon pong habang ito, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita. Turuan mo kami na matutong magtiwala at patutong manangan sa mga pangako niyo po sa amin. Turuan mo kami that magkaroon kami ng right attitude sa pagtrato ng iyong mga banal na salita, Panginoon. We will be delightful and we enjoy listening to your voice. Thank you, Lord. Bless each and every one of them. You're wonderful people. And may God continually bless you more and more. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So maraming salamat po sa inyo pong pakikinig ngayong araw na ito. Nawa ay patuloy tayong sumubaybay sa programang Nagpapala ng Ating Buhay araw-araw. God bless you, and to God be all the glory.